Hindi dumaan sa pag-aproba ng Food and Drug Administration ang bakunang tinanggap ng ilan sa mga tauhan ng Presidential Security Group. Ito ang basihan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, kaya niya nasabing puslit ang mga ito. So it's smuggled because they're not authorized. Hindi authorized na magpapasok dito. Only the government can authorize that to the FDA. Bagamat hindi naman masasabing peke at maganda naman ang hangarin sa pagpapabakuna, dapat pa rin magpaliwanag ang PSG sa naging hakbang. In a way, yung vaccine naman ay hindi fake. Totoo naman, hindi naman sila nagkaroon ng side effects. At sa tingin ko ay okay naman yung effect sa kanila to protect them so that they will not be infected at saka at the same time, maprotektahan nila yung presidente. Hindi rin niya agad nalaman na nakatanggap na pala ng bakuna ang mga tauhan ng PSG, saan ito galing at kung sino ang nagbigay pahintulot nito. Samantala, simula ngayon ay hindi na papayagan ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na tumanggap ng mga hindi otorisadong bakuna. Huwag muna. Kailangan sundin natin yung procedure. Meron tayo, kaya nga tinatag natin yung FDA para meron tayong procedure dyan eh. Payo naman ito na madaliin na ng FDA ang pag-approve ng vaccines na pwedeng gamitin para mayroon ng magagamit dahil sa ibang bansa ay nagsasagawa na ng pagbabakuna. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.